nakikinig pa rin ng PIO Hour, oras ng mamamayan. Ang oras po natin kalungsod, 18 minuto na po, makalipas ang 10 ng umaga. At dumako na po tayo agad-agad sa ating pakikipagpanayam. Mga kalungsod, 6 days from now nga po, ipagdiriwang na nga natin ang ika-47th anibersaryo ng pagkakatatag ng lungsod ng San Jose. At kaya naman this morning, kalungsod, alamin naman natin yung ginagawang paghahanda ng ating lokal na pamahalaan ukol dito. Ano-ano nga ba yung mga activity na dapat abangan ng ating mga kalungsod? Yan po ang tatalakayan sa atin ng ating City Administrator at ang co-chairman din po ng City Day, si Sir Alexander Glenn Bautista. Good morning po, sir, at welcome po sa PIO Hour. Maaari po muna kayong bumate. Good morning po sa lahat ng mga nakikinig at sa lahat ng nanunood ng PIO Hour. Ayan. So, good morning po, sir. At syempre po, diretso na po tayo sa topic natin this morning. Kamusta po ba, kagaya ng aking nabanggit kanina, kamusta po yung ginagawa nating paghahanda dito po sa nalalapit nating City Day? Medyo abalang-abala po ang lahat ng opisina at lahat po ng magpa-participate sa ating City Day. Sa makatwid nga po, marami pong pagpupulong ang naganap. At ngayong linggo lang po na to, dalawa po yung nangyaring pagpupulong. Nung una po ay Lunes, kasama po ang ating staff at lahat ng mga department heads dito sa atin. At may pangalawa rin pong pagpupulong doon po nangyari, kahapon po, no? Nangyari kahapon ang committee naman po ng City Day at pinlansya na po namin ang mga programa at mga activities sa ating pong mga magaganap, no? Sa August 9 at August 10. So, dalawang araw po, ano po, sir? Opo. Dalawang araw po natin isa-celebrate. So, nabanggit niyo po kanina na pinaplansya na ninyo yung mga activity. So, masasabi po ba natin, sir, na kasado na po tayo sa darating po ng City Day? Kasado na po. May mga konti na lang pong inaayos, pero majority po ay naplansya na at ready to go na po ang ating committee at ang mga aktibidades. So, sir, ang tema po natin ngayong taon ay Bagong San Jose, Tapat na Paglilingkod, Maunlad at Matatag na Lungsod. So, sir, maaari nyo lang po bang paki-expound ito para na rin po sa ating mga listeners? Well, simple lang naman po, no? Bagong San Jose, bagong administrasyon, bago pong approach sa pamamalakad, bagong kabanata ng San Jose na nakalinya po dun po sa slogan, ano? Na tapat na paglilingkod, maunlad at matatag na lungsod. Hindi ko na po masyadong i-elaborate kasi po within the course of our administration, hahayaan ko na po ang publiko ang makaramdam ng mga gagawin natin at ang mga vision ng ating punong lungsod, Mario Cocoy Salvador. So, sila na po ang magja-judge kung ano po ba yung talagang pagbabago po na nais nating makamit, sir. Tama po. So, sir, ano-ano po ba yung mga aktibidad nga po na matutunghayan natin sa City Day? Ano po, no? I-explain ko lang po. Dati po kasi isang araw lang siya. Opo, isang araw lang. Ngayon po, na pagdesisyon na namin na gawing dalawang araw para po maging mas masaya at maging festive yung ating City Day. Actually, i-explain ko lang po, yung August 9 at August 10, hindi naman po talaga doon lang naganap yung mga activities ng City Day. 2-3 weeks ago, marami po tayong mga hinold na activities sa munisipyo, sa City Hall, at sa iba pong, sa yung iba rin po, sa Pag-asa. At mapapansin nyo, sa actual City Day, sa August 10, ay ia-award na yung mga nanalo. Marami pong mga activities like essay writing, yung sa slogan natin, kumbaga
kailangan din po ng partisipasyon ng ating mga estudyante. Opo. Marami pong mga ginanap pa sa ating tanggapan ng PAPCOM. Marami pong mga youth activities din po na ginawa doon. Pati po sinama na rin po namin yung buwan, kasi po buwan ng nutrition din. Nilinya na rin po natin lahat yon sa mga activities. So, explain ko lang po sa August 9. Umpisahan po natin sa August 9. Magkakaroon po ng tree planting activity ang lungsod. Hindi lang po ang LGU. Lahat po ng sangay, you know po, ay inimbitahan. After po nun, ang ating City Health Office magkakaroon po ng mga programa rin. Magkakaroon po ng free flu vaccination ang yung 60 and 65 year olds natin. Magkakaroon tayo ng free flu vaccination. At the same time, magkakaroon po ng simpleng programa ang City Health Office, kasi po meron po kaming mga niluluto na mga bagong serbisyo. At yung po ay magandang pagkakataon, dahil po marami pong nakikinig at maraming bibisita, isasabihin na po namin doon. Magkakaroon po ng mga tarpaulins at magkakaroon po ng information dissemination na makikita po ng ating mga kababayan. Yung po yung August 9. Ngayon po, yung sa August 10, napakadami rin pong aktibidades na mangyayari doon. Kasi po, ang ginawa namin ay pinaghalo po namin para doble saya, doble festive yung mangyayari. Ika 47th ano po ano day natin, na anibersaryo ng lungsod. At the same time, fini-feature din po natin ang 10th gatas ng Kalabaw Festival. So kung tayo po ay pupunta ron, makikita po natin na mag-i-intertwine po no yung dalawang programa na yon, para po doble ang saya, doble rin po ang festivities sa araw na yon. Mm-hmm. So double celebration nga po, ano po? Opo. So dito po nabanggit ninyo yung isasabay po dito yung celebration ng 10th gatas ng Kalabaw Festival. Ano po ba yung aasahan din po ng ating mga kalungsod para po dito? Ano po no? Ang napakasaya po kasi isasama po natin yung 10th gatas ng Kalabaw Festival. Ang mangyayari po niyan is yung mga theme po at programa ay kasama rin po sila, at magkakaroon din po ng mga programa doon po no. Ang gagawin po ay magbubukas po ng mini trade fair, at magkakaroon din po ng paglulungsad ng produkto ng Eastern Primary Multipurpose Cooperative para po malaman ng mga ating kababayan. Magkakaroon din po ng slicing or ceremonial na pagtatagay. Slicing of kesong puti. Yung pinakamalaki pong kesong puti at ceremonial na pagtagay ng gatas. Opo. Para po ma-promote po talaga ang mga produce po ng Kalabaw at tangkilikin po ng ating mga kalungsod. Mm-hmm. At saka produkto po natin ito, ano po, sir? Tama po. So, talaga po palang siksik na siksik, ano po, yung magiging activity po natin para rito po sa dalawang araw po na celebration natin. Opo. So, sir, may nagtatanong lang din po, balita daw po kasi nila, meron pong hanggang gabi daw po yung celebration ng August 10. So, gaano po ba ito katotoo? Ano po ba yung matutungkayan natin po sa gabi ng August 10? Bali, ang mangyayari po ay meron po tayong mga programa sa umaga. Mm-hmm. At naisipan nga po ng ating mayor na para mas gumanda at mas maging memorable po ang ating City Day. Mm-hmm. Kailangan po sa gabi meron tayong konting selebrasyon din. Kaya ngayon po meron kaming niluluto na concert po na gaganapin sa Social City Circle. Yan po ay dapat nyo pong abangan po. Meron po kaming inimbitang banda na galing po sa Maynila, at meron din po namang mga bandang lokal na magpa-participate para po maging masaya
ang ating celebration. Mm-hmm. So, hindi pa po ba pwedeng pangalanan, sir, kung sino po itong banda na ito? Pwede na po. Nagkaroon naman na po ng agreement or confirmation. Yung banda pong QSHA ang ating nakuha para makisaya sa atin sa gabi po. Ng August 10. Ayan. Opo. So, talagang masaya po. Ayun, ano po yun, sir? Opo. Pag-usapan lang din po natin kung sino-sino ba, bukod sa mga taga-LGU, sino-sino po yung mga pwede pang makipag-participate po doon po sa ating celebration? Nako po, lahat po ng San Josenian, lahat po ng ating mga kababayan ay talaga pong invited. Kasi po, kaya natin to hinanda ay para po sa kanila, para po sa inyo, para magkaroon po ng kasiyahan at the same time mabigyan ng pansin ang mga produkto ng San Jose at talaga naman pong maipagmamalaki naman natin yung mga talagang mga gawa sa atin. At the same time isa-celebrate na po natin ang 47th anibersaryo ng ating lungsod. So, next week na po yun. Ano po, sir? Opo. Ayan. So, imbitahan po natin yung mga kalungsod natin para po dito sa pagdiriwang na gaganapin natin sa City Day. Iniimbitahan ko po lahat ng mga kababayan natin, lahat ng mga kalungsod natin na makiisa po at makisaya sa ating darating na City Day. Dalawang araw po yan, August 9 at August 10. Magkakaroon po ng information dissemination para po makita natin ang lahat ng aktibidades ng ating munisipyo na hinanda po para sa inyo. Actually, napakadami po. Hindi ko po na maisa-isa. Ipopost naman po yan sa ating Facebook page. No? Paki-check na lang po, paki-visit na lang. At the same time, magkakaroon po din kami ng mga tarpaulins all around the city para po malaman natin kung ano po yung mga naka-line up. Marami rin din po kaming mga inimbita na dadalo po. No? Nandyan po si Vice Mayor Glenda Filimon Makadangdang. Siyempre po, ang pinangungunahan ng ating punong lungsod, Mario Cocoy Salvador. Naimbitahan din po namin ang Congresswoman ng 2nd District na si Congresswoman Miki S. Fulago at mga kinatawan po ng Philippine Carabao Center, DTI at DAR since it's 10th Gatas ng Calabao Festival. Makikisaya po sa atin lahat sila at sana po ay makita din po namin kayo doon. So, open po ito sa lahat ng mga kalungsod natin. So, sir, baka meron pa po kayong nais na idagdag po sa mga tinalakay natin this morning? Siguro po, yun na lang. Marami pong salamat sa pag-imbita. Hinihintay po namin ang pag-celebrate po no, ng City Day. At yun lang po, sana po makasama namin kayo at makisaya po sa aming hinanda na mga activities sa darating pong celebration natin. Mm-hmm. Baka may nais pa po kayong batiin, sir? Well, maraming salamat sa lahat po ng mga tumulong. Ang dami pong tumulong dito. Pagka po pinangalanan natin, baka po hindi tayo matapos. Sa lahat po ng mga department heads, lahat po ng mga ahensya, lahat po ng mga opisina, na tumulong po para magawa po itong City Day na masaya, maganda at memorable. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. At siguro, isa pa lang po to sa marami na nating pagsasama para po sa ikasasaya at ikabubuti ng lungsod po ng San Jose City. Thank you so much po, sir, sa oras na ibinahagi na ninyo sa amin ngayong umaga. Mga kalungsod, ang atin pong nakapanayam, si City Administrator at ang co-chairman po ng City Day, si Sir Alexander Glenn Bautista. Magbabalik pa po ang PIO Hour makalipas lamang ang ilang paalala.